ang draft class ngayong season ay isa sa mga malalalim na pool pero nabawasan ito ng mga projected first round pick. Dahil nitong March 5 ang deadline ng mga requirements para sa mga Fil-foreign applicants. 10 players nga ang hindi makakasama ngayong PBA draft. And ito yung rules kasi ng PBA, mga papeles galing DOJ at Bureau of Immigration na magpapatunay na sila ay Pidoy. It is just so weird kapag sa Gilas, kating-kati tayo magpalaro ng mga ineligible Fil-AM kasi Pinoy naman daw, diba? Tapos dito din pala sa atin yung problema. Maybe it's time for a change. Sana nga naging time yung pandemic para mag-decide pero wala eh. We want DNA test sa FIBA kung matukoy na Pinoy. And why not? Ganun na lang din sa atin. And kayo ba, ano yung mga ibang way para makonsider ng PBA yung mga ganitong case? Ultimo si Andre Paras na damay sa rule na to kasi sa Amerika siya pinanganak. Pero ganun daw talaga sabi ng bebe kong paralegal. Buti na lang ay nakaabot si Andre sa deadline. Pero PBA should be more independent in this kind of ruling. Kahit MPBL gumagawa ng sariling rule para sa mga Fil-AM. So, ito na pala yung 10 PBA draft applicants na hindi na makakasama. Number 1, JJ Espanola from UP, a 5'10 guard na pinanganak sa Amerika. Though hindi pa rin eligible kahit naglaro ito sa UAAP. Number 2, John Paul Zarco, isang 5'7 na pinanganak sa Vallejo, California. Number 3, Ezra Ocampo from Nevada State na pinanganak sa Guam, a 5'9 guard. Actually, itong tatlong nauna is maagang nag-withdraw sa PBA draft dahil alam nilang kulang ang kanilang oras at mga wala sa bansa para maayos ang kanilang mga papeles. Number 4, Christopher Cancio, isang 6'1 na wing ang laro from Seattle, Washington. Number 5, John Paul Gulfo, a 6'2 from Canada. Another sleeper sana in this class. The last 5 applicants ang potential maging first rounder, which is sayang talaga. In our league na palakas ng palakas yung mga malalakas is magiging better sana ang competition kung makukuha ito ng mga bottom teams and more talent sa ating liga na tataas ang level. Number 6, Tyrus Hill. He is from Adamson and Lasal kung saan in-skip niya pa nga ang kanyang final year sa UAAP para magpa-draft. Pero wala pa tayong idea kung pwede pa siyang makabalik kasi hindi naman siya natuloy mag-pro eh. So maybe pwede talaga and nasa Lasal na lang din kung tatanggapin pa nila. I think oo naman. Next one, number 7, Brandon Rosser. Yung kuya mo nasa PBA pero ikaw ineligible pa rin kasi pinanganak ka sa ibang bansa. Kasalanan ba nila kung doon sila pinanganak ng mga nanay nila, diba? Pero Pilipino naman, kapwa Pilipino, pero eto na naman tayo, rules are rules, ika nga nila. Isa sa mga paborito ko na mapanood na sana sa PBA, isang 6'7 na originally small forward talaga yung laro niya, pero expected natin magiging 4 to sa liga. Biruin mo, 6'7 na may tira sa labas, may quickness para sa kanyang driving ability, athletic, pero kung ito, dito pinanganak, solid para sa Gilas. Pang-international kasi talaga yung skill sets ni Brandon Rosser. Sayang. Just like number 8, Taylor Statham. 6'6 that can bring the ball down. With this height, he is playing the guard position. More of a facilitator. Pero kung gusto mo ng scoring, edi bibigyan kanya ng mga 30 points isang gabi. Sa ibang liga nga, nakakapag-50 or 57 ata yun. Pwede nga itong maging franchise player sa isang PBA team. Maybe number 1 pick. Number 9, Jeremiah Gray. Isang 6'5 wing player. Athletic pero ang underrated thing sa kanya is yung kanyang defense. Mala Gabe din yung kanyang instinct pero samahan mo na yan ang kanyang scoring ability which is an easy first round selection. Ay, sobrang sayang talaga ng mga to. Another player na magpapahype sana sa PBA. And number 10, ang balak sanang i-pick ng rain or shine sa 5th pick, Jason Brickman. Kasado na sana pala talaga siya sa Elasto Painters. Kasi they want ng batak to play his natural position na shooting guard. So they are pursuing a point guard sa PBA draft. Which syempre yung best point guard sa class na si Jason Brickman. Though wag nating alisin na may pagkukulang din dito yung mga players na may balak mag-PBA na sana matagal na nilang inayos yung mga papers nila. Lalo na si Brickman at Statham na matagal nang gustong pumasok sa liga. Pero again,
It's time na talaga para mag-implement ng bagong rules sa mga Fil-AM. An easy one pero yung hindi matutulad kay The Von Harp. Pero Jason Brickman, grabe, nasasayang ako. Parang ako yung di makakatulog na puro what if nandito na si Brickman sa liga. Taylor Statham magkakaroon ng bagong style of play sa liga. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. I hope to see you in the next upload. Bye-bye.